patuloy natin yung part 2 ng ating topic mo nakaraang Friday. Ang topic natin nakaraang Friday is about right response in different situation. Yung i-recap natin yung part 1 last Friday. Number 1 is in times of anxiety there is peace. Second point is in times of fear there is trust. And the third point is in times of suffering, there is relief. Ngayon, punta natin tayo sa part 2. Okay? At ito yung ating part 2 ngayon about right response in different situation. Okay? Ika-apat ay dinatawag na in times of decision, there is guidance. Alam nyo, napakahalaga na sa panahon na tayo ay magpapasya, mag-i-decide. In every situation, napakahalaga na yung ating gagawing desisyon ay aakma doon ayon sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga yung tinatawag na decision making sa buhay ng isang tao. Sapagkat the moment na nagkaroon tayo ng wrong decision, ito yung magdudulog sa atin ng matinding kapighatian. Kaya napakahalaga na sa bawat pagkakataon na tayo ay mag-decide sa ating buhay, tayo ay magpapasya, hindi sa lahat dapat ito ay umuugma at talagang ayon sa will ng ating Panginoon. Sabi doon sa aklat ng Kawikaan chapter 3 verse 6, siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Kaya napakahalaga na sa bawat tayo ay magbidesisyon, magpapasya sa ating buhay, sa anumang klaseng pagpapasya, dapat ang unang-una nating sinasangguni, ang unang-una nating kinukonsult ay walang iba kundi yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat kapag tayo ay nagkamali ng desisyon, ito ay habang panahon nating pagdudusahan. Pero sabi ng Diyos sa kanyang salita, siya ang ating kailangan sinasangguni. Siya yung ating dapat lagi on always consult sa lahat ng ating gagawin, make a decision, sapagkat itutumpak niya tayo sa lahat ng ating magiging lakad. And then sabi doon sa Kawikaan chapter 12 verse 1, ang tao may unawa tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapalalahanan ang matigas iyong ulo. Kaya napakahalaga na sa buhay ng isang tao, kapag siya ay dumadaan sa mga negatibong sitwasyon, dapat meron siyang kinukonsulta rin. Dapat meron siyang tinatanong na para kanyang spiritual advisor. Sapagkat, higit sa lahat, dapat meron tayong taong pinagtatanungan, kasi alam niyo ganito yan eh. Parang walang iniwan niya sa isang naglalaro ng chess. Kapag ikaw naglalaro ka ng chess, tayo halimbawa, kayo dalawa halimbawa magkalaban. Alam nyo, minsan mas matalas yung matanong meron. Bakit ganon? May mga magandang move na hindi mo nakikita, pero yung meron, kitang-kita niya yung move mo. Bakit ganon? Kasi kapag ikaw yung nakasalang doon sa laro, nape-pressure ka. Ganon din sa iba't-ibang sitwasyon ng buhay. Kapag tayo yung nakasalang doon sa mga problema at pagsubok, minsan hindi tayo makapag-isip ng tama. Masyado tayong nape-pressure sapagkat nakapokus tayo doon sa ating pinagdadaan ng negative situation. Pero, merong mga taong pinagdaanan yung mga problema ng ganun. Kaya kapag tayo ay natuto talaga na humingi ng payo, humingi sa kanya ng advice, mas maitatama tayo doon sa mga tama nating desisyon. Una sa lahat, dapat dumudulog tayo sa Diyos, humihingi tayo ng tulong sa Diyos. Pangalawa, dapat meron tayong mga pinupuntahan, tinatanong na mga advisor. Lalo higit, yung mga advisor na yan ay talagang mas malalim ang kanilang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Kaya hindi tayo magkakamali. Kaya napakahalaga nung in times of decision, sabi nga dyan doon sa ating ika-apat na puntos, there is guidance. Sa bawat pagkakataon na tayo ay magpapasya, doon ay may gabay. At itin sa lahat, ang tunay na gabay ay mararanasan natin
una sa ating Panginoon. And then, ikalima, in times of sorrow, there is comfort. Sa panahon ng mga iisin, sa panahon ng mga kalungkutan, pero doon, merong kaaliwan. Kaya, ito yung napakahalaga na matutunan natin na mapakaraming tao kapag dumarating sa mga iisin, sa mga kalungkutan ng buhay, kapag hindi niya ito na-handle ng tama, at wala siyang tamang pagkukunan ng tunay na kalakasan, kaaliwan, baka isang araw meron siyang gawing hindi maganda sa kanyang sarili. Kaya napakahalaga sa buhay ng isang tao kapag siya'y dumaraan sa matinding kalungkutan, iisin ng buhay, pero doon sa pagkakataong iyon, meron siyang paghuhugutan, meron siyang pagkukunan ng kaaliwan sa kanyang isip at damdamin. Sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 5, purihin natin ang Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan, inaalin na tayo sa ating mga kapitatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang ating tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Yun yung napakasarap eh. Kapag tayo merong tunay na koneksyon, merong relasyon kay Kristo, kahit gaano man karami yung ating nararanas at kapighatian, iisin sa buhay. After that, ganito rin katindi ang kaaliwan, kagalakan, kapayapaan na ipararanas sa atin ng Panginoon. Kaya napakasarap sa buhay ng isang tao na meron ka talagang nakilala na personal Lord and Savior King ng iyong buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat in times of sorrow, there is comfort. Kaya sabi ni Jesus, come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ang pangako ni Kristo. Sa lahat ng tao na papagal, nakapagod, namimighati, sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Sapagkat kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasangin, kayo'y aking pagpapahilahin. Kaya napakasarap ang merong nakilalang Panginoon, Hari tagapagligtas sa walang iba kundi si Kristo Jesus. Dumanas ka man ng maraming tiisin, kalungkutan sa buhay, pero merong nangako na walang iba kundi ang ating Panginoon na siyang tunay na source of comfort, source of strength, source of peace. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And then, last point, in times of trials, there is strength. Sa panahon ng mga pagsubok, sabi po, doon ay may kalakasan. Napakabigat sa buhay ng isang tao na sumagupa siya, dumanas siya ng iba't-ibang pagsubok sa buhay, pero wala siyang nakukuhang kalakasan. Kaya dito maraming napapagal, maraming bumibigay, marami talagang nag-burden sapagkat hindi niya alam kung saan siya kukuha ng kalakasan kapag siya dumadanas ang iba't-ibang pagsubok sa buhay. Kaya sabi ng Santiago chapter 1, verse 2 to 3, mga kapatid, magana kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sabi ni Apostol Santiago sa aklat ng Santiago chapter 1 verse 2, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Parang hindi ka panipaniwala. Binomotivate, ini-encourage ni Apostol Santiago ang bawat isang mga Kristiyano that time na kapag dumadaan sa iba't ibang pagsubok, sabi ni Santiago, magalak kayo. Bakit? Sabi niya sa verse 3, sapagkat alam ninyo na lalo magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan.
Lalo pala tayong tatatag, lalo pala tayong titibay ang ating pananampalataya, ang ating relasyon sa Diyos kapag na-overcome natin yung iba't ibang pagsubok na ating nasasagupa habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Para lang yan isang manlalaro na kung bakit nagtitraining, kung bakit pinapagal, kung bakit nagpapakahirap sapagkat pag nasa oras na ng laban, kapag siya ay dumaan sa matinding mga pagsubok, dumaan sa matinding training, kapag oras na talaga ng laban, meron siyang resistensya, meron siyang lakas. The same thing with us. Kapag tayo ay patuloy na nakakaranas ng iba't ibang challenges, trials sa buhay natin sa mundo ito, matapos natin na ma-overcome sa tulong ng Panginoon, lalo tayong titibay, lalo tayong lalakas, lalo tayo talagang magiging mapagpasalamat, magpupuri sa Panginoon, sapagkat ang lahat ng bagay ay magagawa natin, ma-overcome natin dahil sa lakas na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. In times of trials, there is strength. Bakit maraming tao na hopeless? Kung bakit maraming tao kinikita lang buhay? Kung bakit maraming tao nawawala ng pag-asa? Sa kasi wala na silang pinagkukunan ng lakas. Pero sa bawat isang tao, mayroong tunay na Panginoon Diyos. Mayroong tunay na pinagkukunan ng lakas na walang iba kundi si Jesus. Kahit ano ang kanyang pinagdadaanan sa buhay, magpapatuloy sa nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon Diyos. Magpapatuloy sa nagpapasalamat sapagkat meron Panginoon na magbibigay ng pag-asa, kaaliwan at lakas sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, sa kanyang isip, sa kanyang damdamin, sapagkat iyan ang dulot sa isang tao na meron tunay na nakilala na Panginoon Jesucristo na napakabuti. Last verse, 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako man ay mahina, kutyain, paghirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malagas. Grabe si Pablo. Kay Pablo, wala kwenta sa kanya, pinupusit siya, pinagchichismisan siya, sinisira siya, nilalait siya, dumadana siya ng mga kalungkutan, kapigatian, kapagalan. Sapagkat sabi ni Pablo, kung kailan ako mahina, saka naman ako nagiging malakas. Why? Kasi kapag siya nanglulupay-pay ng hihina, inuusik, pinagtatawanan, inuputya, sinisiraan ng marami, doon siya lalo higit kumakapit sa pagtitiwala at pananampalataya sa kanyang Panginoon na nakilala at pinaglilingkuran. Kaya mga kapatid, ito yung salita ng Diyos sa hapong ito. I believe na muli nakapagbigay sa atin ng word of inspiration, word of encourage, sapagkat lahat tayo ay makakarinig. Lahat tayo ay minsan ay nalulupay-pay, nalulungkot, napapagal, may mga pagsubok. Pero ang laging susi lang, ang patuloy na pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Na siyang daluyan, alakasan, kaaliwan, kagalakan, at pagpapala sa ating buhay. Sama-sama tayong tumayo at tayo manalangin. Praise God, purihin ka, dakilang Diyos sa mong banal. Lord, salamat sa oras na ito, Father God. Minsan pa, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita. Patuloy po namin kayo, Lord, pinararangalan. Patuloy po namin kayo, Lord, pinasasalamatan, O God. At kayo ang may sabi, dakilang Diyos sa mong banal. Sa bawat isang napapagal, sa bawat isang napipighati, sa bawat isang napapagod at nawawalan ng pag-asa, kayo ang may sabi, Lord, na lumapit lang ang bawat isa sa inyo. At kayo ang magbibigay ng kapahingahan, kaaliwan, kalakasan sa lahat ng aming pinagdadaanan. Salamat po sapagkat sa oras nito, Father God, ay meron kaming Panginoong Jesucristo na namatay sa krus at muling mabuhay. At ngayon po ay nasa kalangitan na nangakong babalik at ang kanyang babalikan ay ang bawat isang taong tumanggap at nagsisi sa kasalanan.
at patuloy na sumusunod sa inyong kalooban. Salamat po, Lord, sapagkat minsan pa dito po pa no, sa lugar na ito, Father God, sa Yamis Seafood Unlimited Restaurant, O God. Salamat sapagkat patuloy na ang inyong salita, ang inyong presensya ay patuloy po doon na dumadaloy at nararanasan sa lugar na ito. Nilikupot dalangin na patuloy sa lahat ng staff at kila Mark, kila Arlene, O God. Patuloy po, gumalaw kayo, kumilos kayo pa sa kanilang mga buhay. Patuloy po ang inyong mga salita ay maging pagpapala at kalakasan sa buhay ng bawat isa. Ibig po ang bawat isang stall, mismo po ang lugar na ito, O God, Lord, ang BSG compound ito, Lord God, patuloy po kayong gumalaw at kumilos. I-bless niyo po, Lord, ang lahat ng mga business sa lugar na ito, O God. Pagpalain niyo po sila, Father God, at loobin niyo po na patuloy na kayo po ang tunay po nila ang papurihan para nalalagpasalamatan sa kanila po mga buhay. Maraming maraming salamat po, O God. Dilikupot na lang na patuloy, Lord. Kayo po ang patuloy po, O God, Lord, na gumalaw at kumilos, Lord, sa business na ito. Ibukas niyo po, Lord, Panginoon, ang durungawa ng kalangitan. At Lord, i-flow niyo po ang overflowing blessing na mapanal sa negosyo po ito, Lord, ng Yamis. Niniwala po kami, Lord God, walang bagay na mahirap sa inyo at walang panalangin na nasasayang ko, God. Lahat ng panalangin, Lord, na hinihingi namin, Lord, sa lugar na ito, ay tunay nga pong dilingdin niyo po kayo, God. Maraming maraming salamat po, Amang Panalang, sa oras ito, Father God. Muli, ito po ang aming sama-samang panalangin. We back to you, all honor, all glory, all praises. In Jesus' mighty name, everybody says, Amen. 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 God bless you. Mga kapatid, tuloy ang Panginoon.